Good day guys. Today i-review ko ang ceramic tint ng X Films. Madami kasi akong nakikita na videos at review about dito na magandang quality ito ng tint at hindi siya madilim tulad ng mga mumurahin lang na tints. Maganda ang mga feedback na nababasa ko about dito, most especially the heat rejection part at malinaw sa loob kahit gabi na. So ang gagawin ko, i-review ko siya under different driving conditions to prove kung totoo ba ang reviews dito or exaggeration lang. After magpakabit, I was really surprised of its quality and how it performs under different driving conditions. All I can say is, superb ang quality niya at hindi exaggerated ang reviews na nababasa at napapanood ko. So without further ado, here's my review of X Films Ceramic Tint. Ang pinakabit ko pala dito ay medium dark at super dark. Sa windshield, medium dark lang, tapos yung sa sides and rear window ay super dark naman. Baka nagtataka kayo kung bakit hindi ko pa ginawang super dark pati sa windshield. Isang rason ay baka madilim siya sa gabi at wala akong makita lalo na sa mga kalsada na walang ilaw. Another reason is kapag halimbawa may tatawid na tao, makikita niya na sumisenyas ako na mauna na siyang tumawid. O kaya pag may sasakyan ako na kasalubong tapos gustong lumiko o kaya mag-U-turn, makikita niya na sumisenyas ako sa kanya na mauna na siya. Kasi ang medium dark, medyo makikita ka pa sa labas lalo na pag lumapit ka sa mismong salamin. Eh ang super dark naman, hindi ka na makikita at all pag nasa labas ka na. Minsan nga, mahirap pa rin makita kahit nakadungaw or nakadikit ka na sa mismong bintana. Super dark naman ako sa sides at rear for extra heat rejection, lalo na pag nasa gilid ang tirik ng araw, tapos for added privacy na rin. Baka nagtataka kayo kung bakit di na lang ako nag-X-rated clear, dahil di ko gusto ang color niya in terms of exterior looks. Parang di na siya malinis tignan dahil blacked out ang roof pati pillars, tapos blue-green yung salamin, tapos yung body niya naman white. Parang magulo lang ang transition at color combination niya for me. So sa light dark naman, kita pa rin ang passengers at wala siya masyadong heat rejection. Ito na ngayon ang exterior niya. Sa windshield, medium dark, tapos sa sides naman, super dark, pati ang rear, super dark rin. As you can see, wala kang makikita sa loob at all from the sides at back. Lalo na pag hindi ka talaga nakadikit sa bintana para sumilip. Ayan sa harap, medyo kita pa yung phone ko dahil nga medium dark lang ang tint. Ayan, close up na yan. Parang wala ka talagang makikita sa loob. Kahit sa likod kasi, super dark sila pareho.
Pero kapag binuksan mo na at pumasok ka sa loob, ang linaw, di ba? By the way, this was shot in the morning at around 8:50 a.m. Parang wala akong tint na nakakabit. As you can see, the side mirror is very clear. Super dark pa yung nakakabit niyan. Sa windshield rin, sobrang linaw at parang di ako halos nakatint. Ayan, sa second row naman, pati sa rear window, malinaw na malinaw pa rin. Yung dating tint kasi nito, yung 3M tint na libre lang sa kasa. Okay siya pag umaga, okay ang visibility niya lalo na pag tirik ang araw. Pero wala siyang heat rejection, so ramdam na ramdam mo sa balat mo yung init ng araw. Pero pag sunset na, medyo dumidilim na yung view ko. Lalo na pag gabi, ang lala ng experience ko dun, lalo na pag walang ilaw yung kalsada. Kailangan ko talagang mag high beam para lang may makita. So ito, very effective nga ang heat rejection niya. Hindi masyadong nagpe-penetrate yung init sa salamin at magandang maganda ang visibility. Ito naman ay kuha ng tanghali at around 11:57 a.m. And I can say that the heat rejection of this tint is superb. Hindi siya gaanong nakakapasok at mainit kahit tirik na ang araw, lalo na tanghaling tapat pa. Ito kapag partial siyang naka-windows down, yan ang difference niya. Wala masyadong difference kahit super dark na ang tint ko, malinaw pa rin. Itong next clip naman ay kuha ng 12:30 ng tanghali. Sobrang linaw sa labas, parang hindi talaga ako nakatint. Wala halos difference sa labas eh. Kita niyo naman side by side, diba? Even the heat rejection is outstanding. Pag ako lang mag-isa, 25 to 26 degrees lang ako palagi mag-aircon, pero nalalamigan na ako dun. Ayan kapag naka-windows down. Tapos ganito pag super dark ang tint mo. Malinaw pa rin kita naman sa side mirror. This one was shot after sunset naman. Dashcam footage ito at kitang-kita naman na malinaw pa rin kahit wala masyadong ilaw yung kalsada. So, ang winworry ko, hindi na problema dahil malinaw pa rin siya kahit wala masyadong ilaw sa kalsada. Hindi pa bukas ang headlights ko niyan, pero kita pa rin. Ito naman, night time na around 8 p.m. Malinaw na malinaw pa rin. Given na well lit ang kalsada, kitang kita ako pa rin na malinaw pati ang sides ko na naka super dark ang tint.
Ayan, malinaw pa rin ang side mirrors, left and right. Visible pa rin sa labas at walang problema at all. Ito, sample footage rin ng dashcam at night time. Walang problema sa visibility kahit sa side mirrors dahil malinaw pa rin talaga. So, to sum things up, okay na okay ang X-Films. Kung gusto mo na dark ang tint mo at for added privacy and also the heat rejection, it is safe to say na okay siya. Hindi compromised ang visibility mo even at night. And if you like this video and find it informative, please show some support by subscribing to my channel and liking the video. Until the next vlog, thank you for watching, guys, and stay safe.